Sir Vic Lorenzo. Pumasyal siya kasi meron akong complaint dito. Ako yung may complaint. May complaint ako sa kanila eh. Nag-email ako ilang beses because of the proliferation of fake account. Ngayon, sabi niya, sir, meron pong warrant of arrest dito. Violation of RA 8050. Violation of RA 8050 is anti-optometry law. Noong 2010 mo yan sa Baguio. Optometry. So, kasi sinampahan ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists o yung mga grupo ng mga optical clinic sa Baguio dahil wala silang kinita noong 2009 sapagkat ako po ay namimigay ng libreng check-up, libreng salamin sa mata. At yan, huwituloy-tuloy kong ginagawa at noong beses taon-taon. Pwede niyo kalkalin yung aking Facebook since 2007 up to present. Itong previous, Peña Blanca, Cagayan. So sabi ko kay Sir Lorenzo, meron akong disease order. So kaya po ako nandito sa NBA ngayon para pagkumparehin yung disease order noong 2014 at saka yung warrant of arrest noong 2010, which is nagkaroon ng alias. So para hindi na ho ito magtagal, sabi ko, sige, mag-bail na lang huli ako para matapos na to, wala namang problema. Yung pong violation of RA 8050, kaya po ako na-warrant yan dahil po sa pagmamahal ko sa mga mamamayang Pilipino. Taon-taon ho, tatlong beses sa isang taon. Basta kumita ako, nagbibigay po ako ng optimum eye care program sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating ko ng Maguindanao, nakarating ko ng Cagayan, dulo ng Pilipinas. Ako po, wala po akong ginawang hindi maganda. Puro pagtulong lamang ho sa ating mga mamamayan. Isa lang ho ang tinitingnan ko rito na talagang may tinamaan ho dun sa mayaman challenge ko at talagang gusto po ako pabagsakin. Yun po, yun lamang po ang aking masasabi. Marami-marami sa... Oh, yan ang mga basher na yan. Malaki ho ang inggit sa katawan niyan. Oh, sobrang inggit niyan. Ang inggit ho ay ang inggit ay kapatid ng mamamatay tao. Oh, at ang sinungaling na katulad nila ay kapatid yan ng magnanakaw. Oo. Oh, so yan kamag-anak ho nila yung scammer. Ayan, kamag-anak nila. Kaya kung titignan niyo ho, sila-sila ho yan. Magkakasama. Oh, magkakasama ho yan lahat yan. Si may horada, si ganito, yan. Mga extortionist naman ho ang lakad niyan. At yung ibang mga reporter, ganun din. Ang lakad niya extortion lang. Pera-pera din lang naman. Eh, alam ko na ho yun. Eh, ngayon, ay hindi na tayo papayag sa gayaan. Sabi ko nga, puro sila daldal, bring it in the court. Bring it on. And then, andyan ang mga abogado ko para sumagot. Pero yung gagamitin nila yung gagamitin nila sa kanilang katarantaduhan yung mga sangay ng gobyerno, katulad ng magsasabi sila na ang CIDG ganito, ang NBI ay ganito, hindi ho dapat nila kailangan sabihin yan dahil sinisira ho nila ang reputasyon ng CIDG at saka ng NBI. Dapat ho hindi sinasabi yan. Asan yung 48 hours? Ay, dalawang 48 hours na lumipas. Ay, di siguro ay dapat ay maubusan na ng subscriber yan.